Araling Panlipunan, Baitang 5, mga impluwensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino. Sa araling ito ay sasagutin natin ang mga tanong na ano-ano ang mga impluwensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino? Ikalawa, ano ang naging papel ng mga pagbabagong ito sa antas ng pamumuhay ngayon? Maraming impluwensya ang mga Espanyol sa ating bansa at ang ilan sa mga ito ay nananatili at nakikita sa kasalukuyang panahon. Halina at ating isa-isahin ang mga ito. Mayroong dalawang uri ng paaralan noon, paaralang panlalaki at paaralang pambabae. Ang mga misyonerong pari ang nagtuturo sa paaralang panlalaki at ang misyonerong madre naman ang nagtuturo sa paaralang pambabae. Ilan sa mga itinuturo sa mga paaralang ito ay katesismo, wikang Espanyol at Latin, pagsulat, kasaysayan, musika. Maliban sa nabanggit, ang mga kalalakihan ay tinuturoang ng magandang asal, pagbasa at matematika. Ang mga kababaihan naman ay tinuturoan ng pagpipinta at mga gawaing pantahanan. Nagpatayo sila ng malalaking paaralan na hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin. Isa rito ay ang University of Santo Tomas. Sila ang ilan sa mga Pilipino na nakapagtapos ng pag-aaral. Sina Jose Rizal, Apolinario Mabini, at Graciano Lopez Haina. Epekto ng edukasyong kolonyal. Ito ay isa sa mga naging daan upang tayo ay magkaroon ng formal na edukasyon. Napahalagahan din ang ating edukasyon sa panahon ngayon dahil nagkaroon ng patas na pagkakataon ang sinumang nagnanais makapag-aral at ito ay binibigay ng libre ng ating pamahalaan. Mas mataas ang tingin sa mga kalalakihan noon, kaya sila ang madalas bigyan ng pagkakataong makapag-aral at madalas ding sa tahanan lamang ang mga kababaihan. Ngunit sa ating panahon ngayon, ito ay nabago. Naging patas ang pagtingin sa kakayahang makapag-aral ang kababaihan at kalalakihan. Estruktura. Malaki ang naging pagbabago ng estilo ng mga gusali at tahanan natin. Dati ay bahay kubo, ngayon ay yari na sa bato at kahoy. Ang nasa kanang bahagi na larawan ay bahay na bato na uri ng tahanan na ipinakilala sa atin ng mga Espanyol. Ito ay ang Manila Cathedral. Ito naman ay Port Santiago. Ito ay San Agustin Church. Ito ay bahay sa Vigan. Ito ay Colegio de San Juan de Letran. Ito ay Ateneo de Municipal. Ito ay Universidad ng Santo Tomas. Batay naman sa pananamit, natutong magsuot ng pantalon, sombrero, at mga damit na mahabang manggas at iba pa. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, tayo ay mayroon ng alam sa musika. Ngunit mayroon pa rin silang naituro sa atin pagdating sa musika. Ang karinyosang sayaw ay ating natutunan sa kanila.
Mahigit 80% sa mga Pilipino ay mga Kristiyano. Kaya naman, sa larangan ng relihiyon, tayo ay maraming naman kagaya ng pagdalo natin sa mga misa, pagtanggap ng mga komunyon, pangungumpisal ng kasalanan sa pari, pagbibinyag, pagpapakasal sa simbahan, at pagdiriwang ng mga piyesta. Kanila ding ipinakilala sa atin ang pagdarasal sa mga santo at ang pagdiriwang ng mga piyesta sapagkat ito ang isa sa mga paraan ng pagpapasalamat. Pagdalo sa misa. Pagtanggap ng komunyon. Pangungumpisal ng kasalanan sa pari. Pagbibinyag. Pagpapakasal sa simbahan. At pagdiriwang ng mga pista.